Matthew 5, 25. Before you are dragged into court, make friends with the person who has accused you of doing wrong. Payo ng Panginoong Jesus, bago lumala ang kaso, makipag-areglo. How to beat an enemy? Paano nga ba tinatalo, ginagapi ang kalaban? Salamat Panginoon dahil kayo ay kaliwanagan, nagtuturo ng tama, mahusay, maganda at maayos. Sa sandaling ito, pakalinisin niyo po kami at ngayon ay bigyan ng karunungan na maunawa ang mensahe niyo para sa amin. Nawa ito ay maging totoo sa aming buhay at sa pagsunod namin sa inyo, lalong mapagharian niyo kami sa aming puso at isip. Father, be our preacher, our teacher, our healer. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. How do you beat an enemy? First of all, don't make any enemy. Prevention is much easier than the cure. Kung merong unfriend, dapat meron tayong an enemy. Huwag tayong makipag-away, huwag pumatol sa nang-aaway, wala tayong aayusing gulo kung hindi tayo papasok muna sa gulong ito. Ngunit kung hindi maiwasan at talagang nandyan na meron, minimize making enemies by maximizing godly behavior. Merong indirect proportion yan. Mas godly ang behavior mo, mas konti ang potentials of making enemies, of offending people, of alienating people who could turn out to become enemies. Proverbs 21:23, watching what you say can save you a lot of trouble. At napakarami talagang awayan, gulo, bakbakan, ang nagsimula lang sa makating dila, sa careless speech, sa mga hindi iniisip at pinag-iisip ang mga salita na lumalaki, lumalala, gumugulo, lalo kung marami pa uling maraming daldalera at daldalerong sumasali sa kwento. Dapat maliit lang sana ang problema, pero dahil sa mga salitang hindi kailangan namang sabihin, lumalaki. Proverbs 16:7, when the ways of people please the Lord, He causes even their enemies to be at peace with them. Kapag ka ang pamamaraan mo ng pamumuhay ay kalugod-lugod sa Diyos, inaayos ng Diyos ang iyong relasyon sa mga tao, at ginagawa ng Diyos pati ang iyong mga kaaway na magkaroon ng kapayapaan at pakikipagkaibigan pa nga sa iyo. Automatic ito. This is really cause and effect. God doesn't have to go down from heaven and interfere with all of your enmities and wars and quarrels. Kasi pag makadiyos ang iyong kilos, natural, ikinalulugod ng Diyos ang kinikilos mo. Sang-ayon yun sa kanyang law, sa kanyang natural law, sa cause and effect law, natural, automatically, aayos ang takbo ng iyong buhay. When people obey the will of God, they do what is right, and so less tension with others. So pag inuna mo ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, isa sa mga automatic fruits nito, magiging mas maganda ang relasyon sa kapwa-tao. Ngayon, kung meron ng nasimulan at nandyan na ang naging pagsakasamaan ng loob o kaya ay pag-aaway, don't worsen current enmity. Huwag nang palakihin ang sunog. Huwag nang dagdagan ang gatong sa apoy. Huwag nang dagdagan ang mga daldal, mga kibo, body language na nakaka-provoke. Huwag nang palalain. May sugat na nga, lalo mo pang dudumihan, may infect pa. May sugat na nga, lalo mo pang paduduguin. Hindi naman para linisin, kundi para lalong masaktan ang may sugat. Walang makikinabang sa ganyan. Proverbs 25:9, when you and someone else can't get along, don't gossip about it. Isa lang yan na policy, tandaan natin mga kapatid, hindi lalaki ang maraming gulo. Meron kayo nakaaway, meron kayo nakasamaan ng loob, huwag niyong ichismis. Huwag niyo na ikwento sa iba. Kasi yung kinuwentuhan niyo, magkukwento pa rin yun, dadami ng dadami ang kasali. At bawat isang sumasali ay nagdadagdag ng lason dito sa istoryang ito, gugulo ng gugulo.
When you and someone else can't get along, don't do anything to make things worse. Bakit nagkukwento ka sa iba pagka meron kang nakagalit, nakaaway, may nang-away sa'yo, o may inaway ka? Para kumampi siya sa'yo. At pag naghahanap ka ng kakampi, ibig sabihin, whether you are aware of it or not, ang kinilikha mo ay gulo, kaya ka naghahanap ng kakampi. Pero kung hindi mo na gustong palakihin pa ang gulong ito, hindi mo kailangan ng kakampi. Mananahimik ka na lang. Pag nanahimik din yung kapwa mo, di tahimik na. Hanggang lumumig na ang ulo ninyo, humupa na ang inyong galit. At mamaya, wala na kayong energy para ituloy pa yung gulo na yan. Ang galit naman, pansamantala lang eh. Silakbo ng damdamin, parang isang biglang dumadating na kidlat na meron kang energy. Pero pagkatapos nun, wala na uli ang energy na yon. Kahit gano'ng kakagalit, huwag ka lang kumibo. Manahimik ka lang, bababa yung galit mo to the point na hindi na yun gano'ng kalakas para pa mang-away ka, para ka pa magkaroon ng energy, para sumugod. Hihina yun. Pero pag sinalubong mo yung galit na yun, galit na galit ka ngayon, kumilos ka, may sinabi ka, may ginawa ka, siguradong lalala ang gulo. Huwag palalain. Ecclesiastes 10:8, if you dig a pit, you might fall in. If you break down a wall, a snake might bite you. Siyempre, pag naghukay ka ng patibong, ng trap, para sa iba, posibleng ikaw din ang mahulog dun eh. At yung mga wall sa Israel noon, pinagpatong-patong lang ng mga bato yan, kaya sa mga pagitan yan, may mga tumitirang ahas. So kung sinisira mo ang pader ng iyong kapwa, gusto mong tanggalin yung bakod niya, pwedeng ikaw ang matuklaw ng ahas. That's why if you break down a wall, a snake might bite you. Pag gumagawa ka ng masama laban sa iyong kapwa, imposibleng hindi ka rin masaktan. Imposibleng mapuwera ka sa makakakuha ng negative harvest. So move towards making peace. The goal is to make peace. Begin to do good. Begin to be good. And if you cannot begin to do good, maybe you are not yet in the mood, you are not yet convinced, well, at least, stop hostilities. Kung meron tayong pinawawala na salita sa ating bibig, na nakakagalit, nakakasakit, kahit hindi pa tapos yung sentence, magkaroon ka na, matauhan ka, stop in mid-sentence and don't proceed. Kahit yung nakikinig sa'yo, pag nakita niyang tumigil ka sa gitna ng sentence mo, ma-appreciate niya na ayaw mo nang ituloy. Ayaw mo nang dagdagan pa. Na nabigla ka lang at nagsimula ka, pero ngayon ay natauhan ka, hindi mo natatapusin yung sentence. Huwag yung aandar ang pride at tatapusin pa yung sentence. Papatulan mo pa yung isang kahangalan na ibinabato sa'yo ng kapwa. May magsasabi sa'yo, magkano ka? Sabi mo, doble mo. Di ba? Giyera ang kasunod nun. E pag sinabi sa'yo, magkano ka mo? Libre. Hindi, wala na, tapos na. Pag sinabing, maling ka, tapos sabi mo, napakatanga ko talaga eh, sorry. Itapos. Pero pag sabi, ikaw, ang dami mo rin mali, o di gugulo. Proverbs 17:4, the start of an argument is like a water leak. So stop it before real trouble breaks out. Kanyan daw simula ng mga pagtatalo para lang konting leak ng tubig. May konting crack, may lalabas na konting tubig. Pero pag hindi mo pinigil yun doon, lalaki yung crack. Tasambulat ang isang buong dam at malulunod kayong lahat. Do not start an argument. Don't even. Diyan mahalaga yung self-control, yung gustong-gusto mong manakit pero titigil ka muna. Kaya sabi na iba, when you're angry, count 10. Nagagalit ka, may sinasabi sa iyong kapwa mo, gusto mong magsalita rin, count 10 muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakaalis na siya. O kaya, nawala na yung silakbo ng damdamin mo, lumamig na yung ulo mo. Therefore, wala kang pagsisisihan na kung sinabi mo, magsisisi ka pa. Yung magsasalita ka,
Tapos mamaya magsasorry ka, di ba? Jolog siya. Baduy. Ang tapang-tapang mo magsalita, so mamaya, sorry. So, dapat, igalang mo naman yung sarili mong pride. Pigilin mo na yung sarili mo sa magsalita na isang bagay na kailangan magsorry ka pa mamaya. Huwag mo na lang sabihin. Kailangan tiisin mo yung urge na parang ahas na natapakan, tutuklaw agad. Yung pag natapakan, tutuklaw, natapakan, kakagat, ahas yun, aso yun. Dapat ang tao, no? Pag natapakan kasi mo, natatapakan mo na ako. Hindi, tapos. Open doors. Magbukas ang puso, magbukas ang isip, magbukas ng ating mga pintuan. You open doors. Make it possible for the other person to go and do good. Pag nagbukas ka ng pinto, you're inviting peace. Kahit hindi mo siya niyayaya, papasok, nakabukas yung pinto mo, body language mo yon, sinasabi mo, I'm ready for negotiation. Yung nagagalit ka sa anak mo, sa kapatid mo, sa nanay mo, sa asawa mo, tapos bigla kang papasok ng kwarto, dalawa lang naman pwede mong gawin, di ba? Ibalibag mo yung pinto. O iwan mong nakabukas lang yung pinto. Ibig sabihin, pwede mo akong sundan. Pwede mo akong kausapin, pwede mo akong amuin. Pero ibinalibag mo yung pinto, lalo tumama pa sa mukha niya dahil sumusunod siya sa'yo. Gera yan. Yung behavior natin, dapat talaman natin kung ano yung papunta sa peace at ano yung papunta sa more trouble. Build bridges. Build connections. Nagkagalit kayo mag-asawa, doon kakakain sa kwarto, doon kakakain sa bubong, doon kakakain sa kapitbahay. Eh kung doon kakakain sa dining table nyo, kahit nagagalit ka, may bridge. Ibig sabihin, kung umupo ka dito at magkape ka sa tabi ko, pwede tayong magkasundo. Huwag kayong magsara. Ngayon, pagsasara nyo yung asawa nyo, pagsara nyo forever. Pagsara nyo for life. Hindi nyo kakausapin ngayon, huwag nyo kausapin buong buhay hanggang mamatay kayo. Ang haba naman po, Pastor. Mahaba. Eh, kailan mo kakausapin? Siguro po, next year. Kakausapin mo lang pala next year, ba't di pa ngayon? Papagod ka, isang taon kayo hindi nag-uusap. Yung mga nagko-cold war na yan, kulang sa katalinuhan. Magkakagalit kayo, di kayo mag-uusap ng Sanlinggo, yung pala mag-uusap din kayo. Kaya lang, nung Linggo na yun na hindi kayo nag-uusap, dumaan na yung birthday ng anak nyo, dumaan na yung anniversary nyo, di ba sayang ang happiness? Yung mga magtatampo-tampo pa, lalayas, babalik din pala next week. Huwag ka nalang lumayas, pumunta ka nalang doon sa kabilang sulok ng bahay nyo. In other words, open doors, pwede mong puntahan. Ngayon, ayaw nyo na, talagang hindi binlock nyo pa sa telepono nyo kung saan saan kayo nagpunta. Pangatawanan nyo buong buhay. Ngayon, kung di nyo papangatawanan, bahag buntot din kayong babalik-balik, pwede nyo nalang simulan. Kasi sayang ang buhay. Baka yung mga panahon nagtatampo ka, hindi kayo nag-uusap, nasa gasaan siya ng tren. 20 kilometers per hour na lang ngayon tren, nasa gasaan pa siya. Tapos magsisisi ka. Sayang. Ang dami-dami ang mga ginagawa ng mga taong hindi kasi sila nag-iisip. Alam nyo ba, ilang araw pang nalalabi sa inyong buhay? Alam nyo ba yon? Hindi nyo alam. Kung 50 taon pa o 50 segundo na lang bago matapos ang message na ito. Tapos hindi kayo nakikipag-usap dyan sa katabi nyo, asawa nyo pa, tapos bigla siyang nanigas, namatay siya bigla, nakalulo ng perdible. So, sayang ngayon. Huwag tayong gumagawa na mag-ganon. It's unwise. Build bridges, build connections, open connecting points, open communication grounds. Huwag nang palalain. Kasi magkakabati rin naman kayo eh. Yung may mga anong araw, uso pa yung nagsusumpa-sumpa ng anak. Hindi mo gusto yung napangasawa, susumpa mo. Nang anak at lahat, di ka nagpunta, di mo titignan yung apo mo. Nung namghihingalo na ng mga 10 years old na yung apo, ipapatawag din naman eh. Diba? Sayang ang happiness. Now, if you have trouble with people, send and have ambassadors. Maganda yung may namamagitan, merong umaareglo sa gitna, may go-between. Luke 14:32,
Well, the other is still away, meaning the enemy. A good king sends a delegation and asks for the terms of peace. Yun ang embassy. An embassy is a group of people or a person that one king sends to the other king to negotiate for peace. Kaya mga bansa na magkakasundo, magkakaibigan, may mga embassy sila sa bansa ng kabila. Ibig sabihin nun, we are always here to make peace. Pag nagka-trouble ang mga bansa natin, pag-usapan natin dito sa embassy namin, andito kami. So, ganun dapat din tayo, may mga ambassador. But make sure na ang nakikigitna sa inyong dalawang nag-aaway is a diplomatic ambassador. Because many fights and wars are worsened by ambassadors from hell. Merong kaaway mo na nga si person B, tapos si person C nasa gitna ninyo, lalo kayong nag-aaway kasi pala sul-sul siya. Yung pala, ang pangit niya mag-misrepresent. Ang pangit niya magbitaw ng salita tungkol sa mga sinasabi mo tungkol sa kabilang tao. Pagpunta niya doon, lalong magagalit yung tao na yon, panggulo siya. Kaya napaka-blessed ng mga tao na meron silang mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na ambassadors of peace. Yung galit ka sa isang tao, pag kinausap ka nitong kausap mo ngayon, mawawala yung galit mo dahil naipapaliwanag niya sa'yo kung yung posibilidad na makakapagpatanggal lang yung init ng ulo o galit. Pero meron naman, nagdadagdag. Pag-ingatan nyo mga kapatid, yung pagkakausap nyo siya, hindi nyo napapansin, nagagalit na pala kayo dun sa isang tao dahil sa mga salita niya. Yung mga ambassadors from hell. At kuminsan, pag hindi tayo masipag mag-aral, hindi tayo masipag magsaliksik, naniniwala tayo agad sa ating kausap. At pag hindi mo binantayan, yung kagalit niya kanina na siya lang ang kagalit, pagka nakausap ka, ikaw galit na rin. Hindi ganun dapat ang mga makahesus na tao. Hindi ka nagbibigay ng pasya kung matutuwa ka o magagalit sa isang tao na hindi mo naman siya naririnig. Kwento-kwento lang ng iba. Very important, when there is quarrel, make peace offerings. Regalo yan. Proverbs 18:16, a gift will get you in to see anyone. Ang pinakamabisang pangkatok sa pintong nakasara ay regalo. Ano man yun. Napaka-importante na marunong ka magregalo. Proverbs 17:8, sabi nga, a bribe works miracles, like a magic charm that brings good luck. Yung iba, galit na galit sa bribe. Akala nila lahat ng bribe masama. Masama ang bribe kung binibigay mo sa judge para baluktutin ang justice. Masama yung bribe na ibinibigay mo sa nagche-check ng quality para papasahin niya ang hindi pasado. Pero ano naman ang masama na magbigay ka ng isang turon sa isang clerk na gutom na ginanahan tuloy na bilis-bilisan ang paggawa ng papeles mo? Ano masama dun? So hindi naman lahat ng mga binibigay natin corruption na. Kaya nga ang ganda ng tawag niya sa Tagalog padulas. Para dumulas-dulas. Diba? Kailangan naman natin niya para dumali-dali ang pag-andar ng makinarya. Pipiliin lang natin kung saan mayroong bribery na nagaganap. Yung bribery na pampagana, pampasaya. Hindi naman yun nakaka-damage. As long as justice is not compromised or quality is not compromised. Proverbs 21:14, if someone is angry with you, a gift given secretly will calm him down. May galit sa'yo, palihim, tahimik mong padala ng mga regalo. Huwag mo nang i-announce sa iba kasi ma-offend siya na ipinapamalita mo na binibigyan mo. Yung bang ganito, magbibigay ka na nga ng regalo sa isang taong galit, sabi mo pa sa mga tao, huy, nagagalit si ano sa akin, uutuin ko ng konti, papadalan ko ng pakwan. E di lalong nagalit sa'yo pag nalaman yun. Kaya sabi, secret ang pagbibigay. Gifts are really magical. Hindi ba tayo enjoy na enjoy magbukas ng regalo? Kasi gifts are magical. Kaya lang, pagbukas mo, ay, ito lang pala. Diba? You give a gift to please, not only to satisfy a mechanical requirement that you give something. Hindi makapagbigay ka lang, hindi mo na pinag-isipan. Lalo lang na hindi na siya yung binibigyan mo. That's why gift givers are magicians.
Nakaka-magic talaga yung charm ng pagbibigay. Biyanan mo, lagi mainit ang ulo sa'yo. Bigyan mo ng tres personas. 1,000. Di ba may tatlong tao doon? Ngayon, gawin mong 9 personas, tatlong 1,000. Araw-arawin mo yan pagka hindi mo ikaw pinakapaboritong manugang yan matapos ang tatlong taon. Walang taong hindi natutuwa sa gift. And it's godly to give a gift. Hindi siya corrupt practice to give a gift. Nung ipinanganak nga si Jesus, ang dala ng mga wise men, gifts. Ganun na magandang pakikipagkapwa-tao. Lilipat ka sa isang neighborhood, binigyan mo ng konting prutas yung mga katabi mo, may gift agad, announcing your friendly arrival in the community. Pupunta ka sa isang may sakit, may dala kang konting gift. Kung hindi mo siya nakakakain, yung bantay, ibigyan mo ng gift. That's why nakalagay sa Bible, don't appear before God empty-handed. Dapat may bit-bit ka rin. Laging may dala. Kasi ang Diyos nga, siya kauna-unahang nagbigay ng gift. Gift-giving is a very godly activity. Of course, as long as you do it within your means, hindi naman yung oppressive na nagka-utang-utang ka na, meron namang saksakan ng galante, lubog na sa utang, gift pa ng gift. Dapat nakalagay sa lugar. At hindi naman kailangan laging mahal. Proverbs 25:21-22, sabi ni Jesus, if your enemies are hungry, give them something to eat. And if they are thirsty, give them something to drink. And the Lord will reward you. If you're ano daw, sino? Enemy. Eh, hungry, give them something to eat. O, nagdaramdam ka, nagtatampo ka sa asawa mo, pakainin mo pa rin. Hindi mo naman enemy yan eh. Asawa mo nga. Yung enemy nga, sabi ni Jesus, pakainin. Asawa mo pa. Anak mo pa, nanay mo pa. Diba? Yung nasa kwarto ka, sasabihin ng asawa mo pagdating, ah, kakain ako, honey. Dala ko ba sa kwarto ang kaldero? Anong harap mo nun? Away. Diba? Kasi kung minsan, yung ganun, hindi naman dahil lang gusto kang utusan, gusto niyang magkaroon kayo ng connection. Para kung sakaling lumabas ka, kumakain siya, nandun ka rin, meron ng oras para mag-usap. Para magkaroon ng opening. Di ba sabi natin, open doors. And there is one little secret that very few people know. If you want people to open up to you, and usually ayaw nila mag-open up, usually nakasarado sila, ask for favors. Pero little favor, and definitely huwag pera. Alam mo, pwede mo ba akong tulungan na basahin tong paragraph na to kasi gusto kong ma-review? You know, people usually like to be asked to do little favors. So, ask for little favors. Huwag big, ha? And definitely, huwag pera. Yung umika lang ng kahit konting tulong, ang gandang pagbukasyon ng isang relationship. Now, you want peace with your enemies? Kung may utang, pay. P-A-Y. Pay. Yung mga dati mong kaibigan na nanlamig na sa'yo, tinamad na sa'yo, dahil ang dami-dami mong utang sa kanya, di ka nagbabayad, subukan mong bayaran, sweet uli yan. Magbayad. Napakalaking panira ng relasyon niyang hindi nagbabayad ng utang. Kung bakit naman, ano kaya yung natural phenomenon na yon, na yung may utang, nakakalimot. Pero yung nagpa-utang, hindi ah. Tandan-tandan-tanda niya yan. Yung nakakasalubong ka nga niyan, inaasahan niya, magbabayad ka na eh. Ikaw naman, patay malisya ka kung ano pinagbababanggit mo na parang wala kang utang. Hanggang mamaya talagang mawawala na yung gana sa'yo. Romans 13:7, give to everyone what you owe them. Kung ano man yun, pasweldohin mo ang empleyado mo, magtrabaho ka para sa amo mo, kasi yun ang utang mo sa kanya, yung trabaho. Ang utang niya sa'yo, yung sweldo mo. Huwag yung pinapasweldo ka, hindi ka nagtatrabaho. O kaya, hindi ka pinapasweldo habang nagtatrabaho ka. Mali yun lahat. At kung may pautang ka, lalo sa kamag-anak o malapit na kaibigan, at talagang sa tansya mo, hindi ka na mababayaran pa in the next immediate time, don't collect anymore. Write off debts. Magpatawad ng utang. Kasi, malamang,
mas mahalaga naman yung relasyon nyo kaysa doon sa monetary value ng utang. Sayang ang friendship. Sayang ang pinagsamahan. You can never make old friends. Old friends could only be kept or lost. Ngayon, sa konting halaga, hindi mo naman ikamamatay, hindi mo ipaghihirap, at di mo rin ikayayaman, mabuti papatawarin mo na. At para to clear the air, sabihin mo, alam mo, halika ha, kung ano man yung utang mo sa akin noon, pinapatawad na kita, kalimutan na natin. Pagka na lang bigla ka nagkapera, eh di bigyan mo ako ng gift, pero hindi na yun bayad sa utang, binubura ko na. Sayang kasi ang friendship. Gaano karaming friendship na dinilig ng dugo at pawis ang nawala dahil lang sa utang. So, alin ang mas mahalaga sa atin? Makakolekta o mawala ang ating kaibigan? Eh, total, hindi rin naman tayo makakakolekta. Tapos nawalan pa tayo ng kaibigan, eh di doble lugi yun. Kaya pwede mo sabihin, habang nagkakape kayo, alam mo, palagay ko naman, hindi mo na ako mababayaran pa. Yung pera ko, hindi na babalik. So, at least yung friendship natin, ibalik na lang natin. Kasi again, sayang ang happiness. Ang dami-daming lungkot ng buhay. Ngayon, yung mangilan-ngilan mong happiness, sasayangin mo pa. Always try to protect happiness. Kasi kayamanan yan. Isang malaking kayamanan ang happiness. Kaya sa Philemon 1:18, if he has wronged you in any way, sabi ni Paul, or owes you anything, charge that to my account. Ito kasing si Paul, nagkaroon siya ng kaibigan, convert si Onesimus, slave nitong si Philemon. Ngayon, pinababalik niya, bumalik ka na sa amo mo. Eh, kasi po, may utang ako sa kanya, kaya ako tinakasan. Sinulatan ni Pablo, kasi kilala niya. Eh, may utang na loob sa kanya itong Philemon na to. Kaya sabi ni Pablo, alam mo, tanggapin mo na ito si Onesimus. Kung ano man ang utang niya sa'yo, ituring mo na lang na charge sa akin. Siguradong mas malaki pa ang balance mo kasi malaki utang na loob mo sa akin, di ba? So, alang-alang sa akin, kalimutan mo na yung utang niya sa'yo para magkasundo-sundo. Tayo naman, charge to Jesus' account. May utang sa'yo yung tao, kaya laki naman ang utang mo kay Jesus, di ba? So, i-charge mo na kay Jesus. Sabi mo, Lord, dahil mahal niyo ako at dami niyo binibigay sa akin, papatuwarin ko na itong taong to. Total ako pinatawad niyo. Patuloy niyo pinapatawad at minamahal. So dahil sa inyong pinasimula na napakagandang project ng pagmamahalan, papatawarin ko na itong taong to. Then tahimik ang buhay. Sue, ask for peace. Dapat humingi ka talaga ng peace. Mapeace na tayo ha. Sa culture naman natin, hindi natin lagi sinasabi yan kasi hindi natin lagi bine-verbalize. Body language. Kaya nga magpadala kang regalo. Imbitahin mo magkape. Yung magpakita ka na bukas na bukas ka na makipagkasundo muli. Matthew 5:25, before you are dragged into court, make friends with the person who has accused you of doing wrong. Pag may kaso na nakarating pa sa husgado, ang laki ng failure ng amicable settlement. Yung mag-aayos, yung mag-areglo. Kaya ngayon, bago ka magdemanda, punta ka muna sa barangay, ayusin muna kayo ng kapitan para huwag na makarating sa court. Pare-pareho kayong lugi. Pare-pareho lang kayo mapapagod. Walang nananalo. Meron lang na mas talo. Pero wala talagang nananalo kasi lahat tayo nasasaktan. Isang matandang kasabihan, a stitch in time saves 9. May konting pilas ang iyong damit, sinulsihan mo na agad, isang sulsi lang, sa tamang oras, sa mabilis na aksyon, makakatipid ka ng 9 na sulsi kung hindi mo sinulsi ngayon yan, tapos biglang lalaki ang pilas. Pag mayroong maliit na damage, ayusin na, kasi pag hindi inayos agad, lalaki. Ganyan din yung sakit. May konti kang nararamdaman, pagamot ka na, kumuha ka na ng tamang pahinga, pagkain, kasi pag hindi mo pa yan inayos, lalala. Mas ma-hospitalize ka at baka malibing ka pa next week. Kaya kailangan, meron kang nararamdaman, ayusin mo na agad. O may dinaramdam siya, nagagalit siya sa'yo, ayusin mo na agad kasi pag hindi, lalaki. Lalaki, sayang. And rebuild friendship. It's important. Don't keep losing friends. Luging-lugi ka pagka may mga pinagsamahan kayo, magkaaway kayo. Dadalawa kayo magkapatid sa mundo, magkaaway pa kayo.
Mahirap yun. Matthew 5, 23 to 24, turo ni Jesus, "If you are about to place your gift on the altar and remember that someone is angry with you, leave your gift there in front of the altar. Make peace with that person, then come back and offer your gift to God." Sabi, nakikipagkasundo ka sa Diyos, unahin mo muna makipagkasundo ka sa tao. Huwag yung puro karelihiyon ng relihiyon, tapos ang dami-dami mong kaway. Unahin mo, makipag-ayos ka. Ang righteousness kay Jesus is not the moral, religious purity by the law of Moses. Kasi pag sabing, be righteous, you must be righteous, ang laging iniisip ng iba, napaka-pure mo, yung wala kang ginagawang kahit anong blah, 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 against the law of Moses. No. Righteousness, according to Jesus, is being and doing good to others. Being good, doing good to others. Yun ang righteousness ni Jesus. Kaya yung sinasabi niya, sa araw na yon, haharap kayo sa Diyos, sasabihin niya, oh, dito kayo sa kaliwa, ito kayong mga tupa, dito kayo, kambing, dito kayo sa kanan, mga tupa. Eto kayo, mga tupa, bibigyan ko kayo ng maraming gantimpala. Kasi, I was in prison, you visited me. I was sick, you also cured me. I was cold, you clothed me. I was hungry, you fed me. At sabi ng mga sinasabihan niya noon, kailan naman namin ginawa sa inyo yan? At sabi ng Diyos, kung ginawa niyo yan sa mga mumunting mga taong ito, ginawa niyo yan sa akin. Handi to ang inyong gantimpala. Tinanong ba siya, born again ka ba? Tinanong ba siya, nagbaptize ka ba? Tinanong ba sila, ito ba religion mo? No. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa, therefore anak ka ng Diyos. Yun ang righteousness kay Jesus. Paggawa ng mabuti sa kapwa. Hindi yung nakakamatay na pagsunod sa law of Moses na hindi naman nasusunod. Kaya lagi kang unrighteous, lagi kang sinful. Maghinusgahan mo yung sarili mo by the law of Moses. But by the law of Jesus, to love is to be righteous. To do good is to be righteous. At sabi ni Jesus, lagi mong ibigin ang iyong kapwa. Kaya laging po umaalingaw-ngaw sa buong New Testament yung teaching na, whatever you do to the least of these, you do to me. That love covers a multitude of sins. Your sins and the sins of the person that you love. That is the only way to peace. To forgive. To love. And to just enjoy life with people. Huwag ipagpalit ang mga tao sa material things. May mga magkakapatid, nagsusumpaan, nagkakagalit dahil sa kaprasong lupang mamanahin. Mga nag-aaway-away dahil sa promotion ng mga magkakaibigan sana sa isang office, may na-promote, nagkagalit na. Sayang. Dapat tayong wise. Importanteng-importante na tayo ay gumagawa ng mabuti kasi mahalagang may kaibigan. At yung kaibigan, maaaring magulang mo yun, kapatid mo, asawa mo. Ecclesiastes 4, 9 to 12. Two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. That's why make friends, keep friends. Mabuting may karamay. Sa hirap, kasama sa saya, life is better off when shared with people. Also, if two lie down together, sabi ng verse 11, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Of course, the context is a very cold climate. Na kung may dalawang magkatabi, yung init, body heat ng kapwa, makakatulong sa isa't isa. Pero sabi niya, how can you keep warm if you're alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Yung mga lubid, yung mga tirintas, matibay yan kasi magkakatirintas yung mga strands. Kaya tayo mga marurupok na mga tao, pagka tayo may mga kaibigan, mga kasama, in unity we become stronger. Kaya pinapahalagahan natin yung mabuting pakikipagkapwa tao. Seek peace and you will find it. Think of your family. Think of your friends. Think of your workmates. Think of people in your world.
Meron pa tayong mga kaaway na ang tagal-tagal na. Maraming uri ng away, ha? Meron talaga nagsasabunutan, nagpapagulong-gulong sa putik. At lagi niyong nakikita yan sa mga teleserye. Yung mga nagsasampala, nagbubusan ng tubig. Diba? Pero meron namang pag-aaway na mas simple. Yun lang, hindi kayo nag-uusap. Hindi kayo nagpapansinan. Away din yun. Sayang. So seek peace. With your verbal language, with your body language, with your behavior, with your lifestyle, all of that are invitations to either peace or war. Psalm 34:14, depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Yung meron kayong reunion ng mga high school classmates mo, tapos umasenso ka sa buhay, umaman ka, pero alam mo, may mga classmates ka na hindi umaman, na natiling mahirap, o kaya humirap pa nga. Tapos a-attend ka ng reunion na saksakan ng gara ng suot mo, ang dami-dami mong drama na ang sinasabi mo lang ay ang yaman-yaman ko na. Anong hinahanap nyo nun? Peace or war? Anong hinahanap nyo nun? Friendship or enmity? Sa body language kasi sinasabi mo rin. Kung pupunta tayo sa mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin na they have less in life, you dress down. You don't dress up. Unless you want na maingit sila sa'yo at patunayang mayaman ka na kaysa sa kanila. But do you think you will make friends that way? It is important. God dressed down when Jesus became a human being. Dress down. Adjust. Huwag yung ang taas-taas ng tingin natin sa sarili at arte natin, yung body language natin. Kasi merong maiinggit, merong masasaktan, at meron namang maasiwa. All of that, hindi friendship ang pupuntahan. Ang ating title is How to Beat an Enemy. The best way to beat an enemy is to turn him or her into a friend. Yun lang ang paraan na mananalo ka laban sa iyong kaaway. Hindi yung mas malakas ang sampal mo, mas malakas ang sigaw mo, mas malakas ang suntok mo. No. Pag yung kaaway na yan, dahil sa iyong charm, dahil sa iyong loving ways, ay naging kaibigan mo pa. Dun ka palang mananalo. There's only one way to beat an enemy. Turn him into a friend. Father, we thank you that you are our friend through Jesus. At dahil na rin sa iyong initiative, humankind, which has been at war with you, humankind is now your friend through Jesus. Turuan mo kaming gawin din yun. Magkaroon kami ng initiative, kusa, kami ang unang gumawa, para kung may kaaway kami magkasundo, o kaya hindi man magkasundo agad, huwag nang lumala. Tigil na ang putukan, ceasefire, at nang sa ganun, mas magkaroon kami ng panahon, energy, to have happiness, to enjoy happy relationships, to enjoy a life of peace. Pag-isip-isipan natin ito ngayon, mga kapatid, and I want you to identify people that might be labeled as enemies at this point. Huwag niyong sayangin ang mga salita ng Panginoon na pinag-aralan natin. Apply to daily life. Stop making wars. Begin to do good and begin to enjoy more friendships, more love, more peace, especially in your own families. Magbulay-bulay tayo, imuko sa presensya ng Panginoon, at pakalimilimiin kung ano mga dapat natin gawin so that we can turn our enemies into friends.